i-edit muna natin tong mga ano natin. Ito yung gesture, okay na. Ito record, okay, okay. Hello mga pogi. Nandito tayo ngayon para mag-check ng ating debat fryer ng working thermostat niya at safety thermostat. At i-re-record natin sa record book para sa ating quarterly maintenance check ng ating mga debat fryer. Oh, ayan mga pogi, inon ko na. Hintay mo natin yung tunog, tapos i-on natin. Yun. Diba? Tapos, magkaano na yung contactor, pwede na natin i-on. Yan. Diba? Mag-i-start na ngayon yung heating ng ating teapot fryer. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating temperature sensor para sa ating flock na tester natin para sa kita natin yung temperature. Alright. Yan. Kumukulo na mga pogi. Meron na yung mga ingay na matika. Yan. Ganyan kaingay yung kapit bahay mo. Alright. Maangat na yung digestion natin mga pogi. Ihintayin natin yan mga pogi kasi sinisettings natin yung working thermostat natin na nasa knob, nakalagay doon 100 degrees Celsius. So ang ibig sabihin mamamatay yung ilaw yan mga pogi kasi yan yung indicator para sa atin heater na gumagana. So pag mamatay na yan mga pogi, umabot na yung temperature sa ating mantika na 100 degrees Celsius na nakasettings yan, no? Yan, alright, diba mga pogi? O yan, namatay na mga pogi kasi 170 na ang ating temperature. O ayun, i-on na naman natin. Lagay natin sa 160. Yan. Ayun, dapat mga pogi, pagdating ng 160 more, mga 170 or 165, ganun, mamamatay na naman yan. Ha? Para magkita natin mga pogi na okay yung working thermostat natin, hindi na pumapalya. Diba? Yan, hintayin lang natin mga pogi na maging mamatay yung ilaw. O, matay na mga pogi. O, ang temperature naman natin ngayon ay 172. O, hindi nagkakalayo mga pogi. Kasi meron yung ano eh, sobrang lakas ng heater. Maangat yan ng namamatay pero maano pa rin yung ano. O, sa settings naman natin ang 185 mga pogi. Yan na yung last. O, 185. Yan. Kaon yung heater o yung indicator. Sabihin, kaandar yung heater. Okay. Yan. Hintayin natin mga pogi kung kailan namatay. Yan, namatay pogi. Kita nyo yun? Mga 190 mga pogi. Yun. Ngayon, dahil 190 yung last na working temperature niya, pinakamataas na 40. Lalagay naman natin dito 180 degrees Celsius sa ating record. Ha? Yan, ita-transfer natin yan sa computer mga po. Yun. Ngayon mga pogi, dahil tapos na natin kukunin muna natin ito mga pogi. Kasi mga pogi, pag i-on natin yon, ibabypass natin yung working thermostat, gagana yung isa
mga pogi. Kailangan mga pogi, hindi natin muna magandahin. Isa. Tapos, ito na rin yung time na nag-check tayo sa limit switch ng ating pipat fryer isa-isa. Kasi dapat mga pogi, pagkaangat yung pipat fryer natin, hindi dapat gagana yan pag iikuti natin dyan sa knob natin. Nilagay muna natin ito dito. Pulo pa. Kaya ito nalagay. Sige ito mga pogi. Okay. Sige na. Ito yung sosi mga pogi, pang bypass tsaka pang reset ng ating safety thermostat. Ngayon i-on ko na yan, oh, naka-on na, oh. Sabihin mga pogi, nung time na umabot siya ng 190, namatay na yung working thermostat noon mga pogi, yung temperature umabot na dun sa 190. Ngayon ginamitan ko ng sosi mga pogi para ma-bypass natin yung working thermostat kasi nag-open na yun, para i-continuous niya ng init yung mantika. Ang kinetest naman natin mga pogi yung safety thermostat na nasa loob ng ating deep fryer. Ito natin i-check natin ngayon kung gaano o saan siya mamatay. Wari, nagsira itong ating work internetad, nagsira. Tapos, mag-continue yung heating niya. Kailangan, ayan, namatay na mga pogi. O, 212 mga pogi. Yan ang ating i-record doon. Mag-time mo natin dahil maingay. Doon, i-record natin yan mga pogi. 212. Alright! Yes! O, nakuha na natin mga pogi ang ating safety thermostat cut-off. Ngayon, check tayo na naman natin pagkatapos niya mag-cut-off yung maximum temperature ng ating oil kung saan siya hihinto. Yung gaano ka taas ang iaangat ng temperature sa oil. Kontayin natin kasi required na naman yan na ilalagay doon. Iwan ko kung sinong nag ano niyang record book na yan. Yung maximum oil ang ko. Maka sa regulation talaga yan mga po. Eh tayo. Susunod lang tayo. Ayan o. 220 degrees Celsius. Alright. Ayos na yan mga pogi. Oh. Diba? Ito natin ang pizza. Ganyan. Alright. Oh, yes. Ngayon, mga pogi. Ito na. O natin. Ating gagawin na naman ngayon, i-reset natin yung safety thermostat na nag-trip kasi sa temperature na limit. Ayan, oh. Maingay, oh. Yan. Hindi pa yan kasi mainit pa yun, mga pogi. Hindi pa pwedeng ma-reset. Ngayon, i-cool down mo yung oil na yan para yung masisense ng safety thermostat humaba na, kaya pwede na siyang i-reset. Eh, ang tagal mga pogi, paghintayin mo yan, kaya gagamitan natin ang technique mga pogi. Ayan, iangat natin yan, yan may lock yan. Ayan, iangat natin, kaya nangingay lang, pumapasok tayo mga pogi. At natin yan. Ngayon, hintay-hintay natin ng konti para mag-cool down yung heater natin. Kasi na bumaba na. Kaya testingin natin, ha. Ayan, ha. Diba? Nag-alarm. Nag-alarm pa rin. Diba? Ngayon, habang maano yan, pwede na natin itong check-in sa check-in natin ulit, eh. I-reset natin to kasi hindi tayo makapag-ayos, makapag-check sa kabila pag hindi naka-reset kasi ayun tayo. Yun. So, yan mga pogi ah.
ang relationship company ko pag-isip, yan, yan, mga pogi, na-resip na. Ibig sabihin mga pogi, bumaba na yung temperature na naka-settings doon sa working sa safety thermostat natin. Kaya, pwede na siyang i-reset. Alright. Ito naman kabila yung gagawin natin. Ayun, mga pogi. Sira pa, mga pogi. Aayusin pa yata ito. Yeah. Oh, okay na, mga pogi. Yung limit switch lang pala. Naglo-loss-loss. Loss connection doon. Okay na yan. Oh, testing ako na yan. Alright, mga pogi. Oh, okay ba? Ayos. Bye-bye.